dati VP siya doon, ngayon parehas kaming senior associate, tapos naranasan din niya, may yung parang magpaiba-ibang level. So hindi naman palagi na porque let's say VP ka na sa Pilipinas, tapos dito magiging rank and file employee ka ulit. Would you say no? Di ba tayo sa Pilipinas, iisipin natin, hindi, kasi syempre mataas na ako sa Pilipinas. Pero hindi, hindi ganun dito. Yun nga, maraming side hustle dito guys, sideline kumbaga. Kaya mas maraming paraan kapag para sa mga maluho dyan, kaya nyo? Maraming ways. Hello guys, what's up? It's me, Vince. Welcome back to my channel. So today, ipapakita ko sa inyo paano kumita or paano mag-sideline dito or yung mga side hustle nga dito, di ba? So kung bago ka sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos about my journey here, buhay Amerika or mga Filipino living the American dream. So kung ganun yung mga content na gusto mo or kahit hindi, sana masuportahan mo to by clicking the subscribe button. Guys, please subscribe. Click the notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. So I upload every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. Dati it's 6 to 7 PM, ngayon 12 to 1 PM Manila time na. So sumasagot tayo ng mga comments doon sa last videos. Today, mag-ano na tayo. Ito yung ginagamit na app kapag kunyari gusto mong kumita, sumideline na, rumakit, ganyan. Hindi to sponsored, so kaya nagtatagalog ko. Pag sponsored to, definitely nag-i-English ako. Kasi syempre US brand. So first, itong green, yung shopper or yung Instacart, yan yung pag-grocery nga. Mag-grocery ka sa para sa mga tao, ganyan. Yung pangalawa, itong Dasher, yung red, yan yung DoorDash. Parang ano yan, Grab food ba yun sa Pilipinas? So magde-deliver ka ng food, ganyan. Tapos itong GrabHub, itong orange, ganun din yan siya, deliver ng food. Same goes with the Uber driver na app. Yung Uber driver app ko kasi, naka-register siya as Uber Eats, yung sa food nga. Hindi ko sure kung kailangan ko mag-sign up separately for yung driver sa Uber. Hindi ko masyado trip yun kasi may pasahero, you know, social distancing, kaya harte yun. And then itong last one, yung shopper, para sa yung Instacart, wherein nga mag-grocery ka for people. So, ayun. First time ko lang ulit gagawin after the first time I tried it like last year nga. Para lang mapakita sa inyo. So, try natin tong Dasher. Sige, papakita ko sa inyo. Okay, Dasher. Complete first delivery. Ganyan lang siya. No need to wait. Okay, start dashing. Yan, tapos antayin natin kung merong delivery. O, busy daw. Pag nag-dash na ako, dyan napapasok yung mga order. Tapos yung mga pula na nakikita nyo na yan, it means busy yung oras na ngayon. So, ibig sabihin, peak. Or yun nga, marami nagpapadeliver. Wag muna guys, wait lang. Kasi inatay lang natin yung tropa natin si Jess. May kukunin kasi ako sa kanya. Ito naman yung Instacart shopper, ganun din. Kapag kinlik ko na tong online, magsisipasokan na yung mga orders dyan. So, you know, ganun. So, sobrang busy kasi ng mga tao dito guys. Ayan ha. Yan na si Bossing. Dumating na. Wow. Ganda ng auto, oh. So, yes. Ayan. So, mag-ano tayo, magde-deliver tayo after nila. Yes. Para mapakita ko sa inyo. Mabilis lang yun. You know, kaching-kaching agad. Baba muna tayo para mapakita tayo sa kanila. Wow. Dahil gabi na, guys. Hello! Are you helping us make what cookies? Up, madlam po. Tumakas lang ako. Cookies for what? Wala lang. For everyone. Oh. Yan. Can you grab the baby? Kaya tulong? Hindi nga. Ang ganda ng Christmas tree nila guys. May ikot pa oh. Ayan. Say hi! Hi! Wow. Yeah! Hello! Ano? What? Mommy, what is this? I hope I got everything on your list. I can't wait to stop in for milk and cookies and carrots for the reindeer. Keep up the good attitude. From Aww. Santa. Okay. Saan galing to? Santa. Sa mail? Yeah. From yeah. Santa. from State Farm. Kay Santa yan. Right, Melody? Kay Santa. It's from Santa. What about me? I should check my mailbox. So, ayan na guys. Itutuloy na natin. May kinuha lang ako kay Jess. Ayan. So, tatry na natin yung DoorDash. Ayan. Ba't ang liwanag masyado? Ayan. Okay. Pag sinabi natin, start dashing through the snow. Tas wala pa lang. Mag-entay na 6 PM. Ang bilis lang. Kahit 5:15 na. Pipili lang tayo na isa, tas papakita ko sa inyo paano siya gawin.
Uy, ayan, meron! Ay, joke. Ay, wala pa pala. Nalimutan ko na paano itsura na ito eh. Taco Bell! Ayan, guys. OMG. Paano ba to? Hindi ako marunong. New order, go to Taco Bell. Paano daw? Wala ka, hindi ako marunong. Kala ko ba looking for new orders? Ayan! OMG, guys! So, ayan, meron akong 67 seconds. Punta tayong Taco Bell. Two orders. $12 ang kikitain natin agad. Ganun kabilis. OMG, go accept. Directions, Taco Bell. Orders are prepaid. No red card required. So, yun. Punta tayo sa Taco Bell. Okay. Let's go. Punta na tayo. Ay, lobat na ako. Teka. So, guys, ayan. Andito na tayo sa Taco Bell. Di ko alam. Parang ano lang yata eh. Sa lobby is closed, drive-thru only. Pag DoorDash yata, pila lang din yata eh. So tingnan natin. Ang haba pa naman ng pila. DoorDash. Ta-da-da. Wait. So ayan, naputol pala yung ano, yung vlog kasi empty bat na. Drive-thru lang daw yung pick up pati ng DoorDash. Anyway, tara na. So, pipila tayo sa drive-thru. Hello guys, ayan. Na-empty bat yung camera ko, nakakainis. So, andito tayo sa Taco Bell. Naputol na nga yung pagre-record ko. Pero may nakausap akong taga rito. Normally kasi, kapag DoorDash, yung kapag mag-deliver, pupunta ka sa loob, ipipick up mo yung item. Pero in this case, parang kulang yata sila sa tao. So, lahat ng tao, either DoorDash pickup or mag-order lang talaga sa drive-thru. Magka-drive-thru. So, kaya ang haba ng pila. Hindi naman sobrang tagal. Moving naman. Abangers tuloy tayo. Ano ba? Pero para mapakita ko sa inyo kung paano. Pipick up natin. Ganun lang. Pag na-pick up ko na, tapos pipindutin ko sa app na ready to deliver na nga dun sa taong umorder nito. Tapos yun. And then, pag na-deliver ka na, we're gonna earn like $12 for this delivery. Amazing! O, diba? Ayun. Depende sa delivery. Minsan malaki, minsan maliit lang. Pero parang may base, ano yata eh, base amount. Kung magkano yung mapaano. So $12, not bad. First delivery natin of the year. Tapos mag-end na yung year. Para lang mapakita sa inyo. I hope you guys like this video. So, ayun. Ano na guys, medyo matagal. Yun lang din pala yung challenge guys kapag ano, haba ng pila. Pero normally, dapat nga pipik, kukunin mo lang talaga sa loob ng ano eh, ng store or ng restaurant nga. Medyo ano lang ngayon. Ewan ko ba. Pero ayun, mandar naman siya. Sana mabilis lang talaga. Uwing-uwi na ako. Hindi pa nga natatapos yung unang deliver. Yun na. Pero isang deliver lang tayo guys. Pinakita ko lang sa inyo. So hello guys. Ang tagal, grabe. So, ayan. Nantay ko na lang. Pine-prepare nila yung order. Tapos, i-deliver na natin. So yun guys, i-deliver na natin. Here, wait lang. Aray ko, mas mabilis ang pag-deliver yun sa pag-antay ko. Hala, wala akong mask. Baka mababa yung rate sa akin. OMG! Anyway, meron ako pero hindi ko nataas. So yun, ganun lang kadali mag-deliver, diba? As in, ayun! So kumita na kagad tayo $12. Yun lang. Amazing! OMG! What's up guys? It's Vince. Welcome back to my channel. Ganon yung energy. Kung bago ka lang sa channel na to, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So I create different videos about my journey here, mga boy America, Filipino living the American dream. So kung mayung ka lang napagpad sa channel na to, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago tayong upload. So I upload every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1pm Manila time guys. Bago na, 12 to 1pm Manila time na. Hindi kasi diba, 6 to 7pm Manila time. Ngayon, 12 to 1pm, pinaaga na natin para masaya. Based on popular demand. Wow! Totoo! So, yun. 12 to 2pm Manila time, Wednesdays and Saturdays. Okay? And para sa mga bago nga dito, sinasagot natin yung mga comments sa last video. Tapos, yun. Sinasagot natin on air. Wow! Without further ado, let's get right into it. Huh? And first of all, dahil ngayon ay Christmas week, Merry Christmas! And a Happy New Year! Wow! Merry Christmas sa inyong lahat, guys! Pedro Max 68, sorry for comparing, mas mura pa rin bilihin dito sa Kuwait. Not wondering kasi walang tax dito na binabayaran. Mura ba dyan? I beg to disagree. Tignan natin. Kunyari, sample lang ha, mga bilihin. Kunwari, i-compare natin.
Pero hindi mo sa lahat ng bagay, di ba? Kaya ngayon, i-decode, i-compare natin ngayon. Kunyari, sa nurses na lang, tingnan natin, registered nurse salary in Kuwait. As per payscale.com, ang average registered nurse salary in Kuwait as of October 2021 ay 7,170 KWD. So ngayon, i-convert natin magkano yung 7,170 KWD dinar to US dollars. Okay? So yun ay 23,675 as of this recording. So 23,600. And then ang sweldo naman ng registered nurse dito sa USA average is 82,000 a year. So doon pa lang makikita mo na merong discrepancy. So dito sa US ang average salary ng nurses ay 82,000 a year. Kuwait naman ay 23,600 kung kinonvert mo sa dollars. Pero syempre hindi naman natin i-convert. Pero just for the sake of comparison, para lang alam nyo din. So yun. Eh syempre sabi naman ng iba. Eh syempre iba naman yung cost of living dyan. Exactly. Mag-isip tayo ng isang bilihin na meron dito sa US at meron sa Kuwait. I-compare din natin. Based doon sa purchasing power nila, ha? Kung doon bibilin at dito bibilin. Siguro sa ano muna tayo, sa mga shopping muna. Shopping. Example is sapatos. Ano ba yung sikat na sapatos? NMD. Tingnan tayo, Adidas NMD. Not sponsored. Ang NMD sa Kuwait ay 28 dinar. So kung ang sweldo mo ay 7,170 a year, merong 52 weeks in a year. Sa ano to guys? Ha? In a payroll perspective. So 52 a week. So weekly, nag-earn ka ng 137. Let's say, ang per week mo, you work 40 hours. Divide natin 40 para ma-determine kung magkano yung per hour rate mo. Ang per hour rate ng registered nurse sa Kuwait ay 3.44 dinar. Kung 28 dinar yung isang sapatos na yun, yung NMD, so ilang oras niya kailangang pagtrabahuan yun? Kung ang NMD ay 28 dinar, divide natin sa 3.45. So halos isang buong araw kailangang magtrabaho ng isang nurse doon para mabili yung NMD. Correct me if I'm wrong, yun lang yung data na nakuha ko sa website. Dito naman sa US, ang average salary ng nurses ay 70,000 a year yun na. I-divide natin by 52 kasi 52 weeks in a year on a payroll perspective. So 1-3 a week. So 1-3 a week, i-divide by natin by 40. Let's say nag-work isang nurse ng 40 hours para makuha natin yung per hour rate niya. So meron siyang $33.65 per hour. Magkano ang NMD dito? So ang NMD dito ay 72. Kung ang sinisweldo ng isang registered nurse dito per hour, an average siya, is 33.65. Kung kailangan lang niya mag-work ng halos 2 oras para mabili yung NMD. So nakuha niyo ba yung comparison? Kaya feeling ko mas mura yung bilihin dito kahit may tax. Well, may tax pero hindi naman ganun din yata kalaki. Yun yung opinion ko ha. Pero kung mahal nga yung bibilin mo, kasi syempre the more na mas mataas nga yung presyo ng binili mo, mas mahal yung tax. Pero kung ganun lang yung mga sapatos lang naman, hindi naman din ganun kalaki yung tax. Siguro kung bumili ka ng mga furniture, ng mga appliances, bagong iPhone, yung mga ganun, yung mga mahal talaga, mas mahal yung tax syempre. Doon mo mararamdaman yun. Pero kung yung mga medyo mura-mura lang, parang okay lang siya. So nakuha nyo ba yung diferensya guys? Kaya feeling ko mas mura pa rin dito. John Dale de Mayuga, mukhang sale ngayon Sir Vince, hehehe. Ewan ko ba bro? Parang kahit saan dito, palaging may sale eh. Kaya mga taong hilig mag-shopping, ang dami rin tuloy baon sa utang. Waray kwarta, ang mahal na ng mga bilihin ngayon sa US. Andito ako ngayon sa UK. Napakamura ng mga groceries nila compared to US. So yun nga, feeling ko makukompare mo din talaga kung naranasan mong tumira yun nga dito sa US. Tapos tumira ka sa UK. Kung ako nga syempre galing Pilipinas, pumunta dito noona para namamahalan ako kasi palagi ako nag-convert. Pero since dito na ako nakatira at yun nga, dollars naman na in-earn ko, hindi naman na peso. Syempre hindi ko na i-convert kasi taga rito na ako eh. So waray kwarta, taga rito ka naman na sa US and then ngayon nasa UK ka, huwag ka nang bumalik dito. Hindi, joke lang. Pero alam nyo ba, marami din ako friends na nasa UK na nagmo-move papunta dito sa US. So, I think it depends kung ano yung preference mo rin talaga. Pero waray kwarta, kung matagal ka man na dito sa US, di ba? So, lipat ka na ng UK para, you know, something new. Wow. Gallardo Cyrus C. Cum laude. Cum laude ka na lang. Yun talaga ang pinagkaiba ng price ng product sa US kaysa sa Pinas. Sobrang affordable ng mga product sa US. Imagine that, nakapagpapadala ka ng pera at the same time, napapadalan mo rin yung mga pamilya mo ng imported na products galing USA. Ang maganda kasi sa USA, yun ang buo talaga USA. Kayang i-afford lahat mayaman man o mahirap. O, totoo, basta may work ka, you know. So yun nga, let's say meron kang gustong sapatos, di ba? Kunwari, Jordan 1, ganyan. Jordan 1 na low or mid.
eh kulang yung budget mo. So merong ways para gawin yon. Kaya sinasabi ko mas mura dito kasi nga mas feel ko mas mabibili mo sa agad. Pwede kang mag-deliver ng food gaya ng ginawa natin or yun nga mag-grocery para sa tao, yung personal shopper nga or dog walker. Yun nga maraming side hustle dito guys, sideline kumbaga. Kaya mas maraming paraan kapag para sa mga maluho dyan, kaya nyo? Maraming ways para mabili yun. Or baka iba naman sinasabi, ang materialistic naman ito. Or maraming ways para mag-save, yun na lang. Hindi yung puro gastos. So going back to Gallardo Cyrus C. Yun, mayaman man o mahirap ya. Mayaman, mahirap nakakain ng... Pwedeng makakain ng tatlong beses o mahigit sa isang araw. Makakain ng steak, ganyan. Dave! Alam mo, Kuya Vince, lagi kong binabalik-balikan yung vlog for... Wait lang, guys. Hello? Ito ba ako commercial lang, guys? Dave, alam mo, Kuya Vince, lagi kong binabalik-balikan yung vlog 47. Tapos yung iba mo pang vlogs. Wow, thank you, Dave. Minsan, naiisip ko kung willing ba talaga akong iwan yung buhay dito sa Pinas para mag-work and someday makalipat din dyan. Yung hustle and bustle talaga ang scenario dyan. Tapos dito medyo laid back lang. Correct. Daming mga adjustments siguro pag andyan na talaga, ano. Ganun naman ata talaga pag new environment. Tapos kung future mo din ang iniisip mo, kaya gin na lang sa life. So ayun, architect ako dito pero I'm now willing to take the risk and try to work there kahit di ko madadala license ko dyan. Nakaka-excite na nakakatakot pero a-apply na ako ng work next year dyan. Kita-kits na lang, guys! Pakita kayo sa akin ni wifey mo kasi treat ko. Oy, sinabi mo yan ha. Pag hindi mo ako train it, kokonya. So Dave, sabi nga nila, hindi ka mananalo sa loto kung hindi ka tataya. Gaya ng sinabi mo, dapat willing ka to take the risk. Pansin ko lang sa ating mga Pilipino. Actually, ganun din ako dati pagkarating ko dito. Masyado tayong ano sa ano natin sa pangalan natin, yung sa title natin sa Pilipinas. Doon tayo nahihirapan bakit natin iiwan yung Pilipinas. Kasi meron na tayong career sa Pinas. Bakit ka lilipat dito tapos babalik ka from scratch, di ba? Parang back to zero. Yun nga yung sinasabi ni iba. Back to zero. Pero hindi, for me, hindi siya back to zero. Pero ganun yung thinking ko dati. Pero ito bro, sinasabi ko na sa'yo. Dito, basta talaga magsipag ka, feeling ko, may patutunguhan talaga. Hindi ko naman sinasabi na walang patutunguhan sa ibang bansa, di ba? Dito, ang sinasabi ko lang bro, parang mas mabilis yung pag-unlad ba? Kasi nung nasa Pilipinas ako, siguro kasalanan ko na rin kasi yung lifestyle ko sa Pilipinas kakaiba. As in, magastos talaga ako. As basta, iba. Ibang iba. Pero, hindi. Pero alam ko naman inaayos ko, pero parang ang bagal nung... Kumbaga ang bagal ng usad talaga ng aking future. hindi ko ma-explain. Let's put it this way. Sa Pilipinas ilang taon na ako nagtrabaho bago ako nakabili ng sarili kong sasakyan, 'di ba? So parang if I'm not mistaken, 3 years na ako nag-work after college bago ako nakabili ng first car ko. Sarili ko ah. Dito kararating lang namin may kotse. Parang I mean mabilis kasi, madali namang umutang. Pero binabayaran, ganun din naman eh, binabayaran mo monthly until you own it, diba? So, sa'yo pa rin yun mapupunta. Dito magdi 3 years pa lang kami, nakabili na kami ng ganitong bahay. What I'm saying is, kung talagang masipag ka dito, parang mabibili mo lahat ng gusto mo, makakapag-save ka. In short, yung future, yun sinasabi kong future. So, yun. Eto ah, marami akong ka-office mates dati nag-work sila sa iba't ibang klaseng industry. Kasi tayo sa Pilipinas, kung ano yung tinahak nating career, ganun ako, kunyari ako, galing ako banking and finance, banking industry. Yun yung tinataha ko kasi ayokong pagulo-gulo eh. Kasi parang for me, pangit yun sa resume. Pero hindi. Habang nagmamature ka, parang may isip mo, dapat practical ka. Kasi doon yung natutunan ko sa mga ka-office mates ko na ibang lahi ah. Yung dati kong ka-office mate na ibang lahi ah, nag-work siya sa isang logistics company. Tapos naglipat siya sa hospitality industry, lipat siya sa banking. Dati VP siya doon. Ngayon, parehas kaming senior associate. Tapos naranasan din niya. May yung parang magpaiba-ibang level. So, hindi naman palagi na porque, let's say, VP ka na sa Pilipinas, tapos dito magiging rank and file employee ka ulit. Would you say no? Di ba tayo sa Pilipinas? Iisipin natin, hindi. Kasi syempre, mataas na ako sa Pilipinas. Pero hindi ganun dito. Marami kang mamimit na tao kapag nandito ka na ganun din yung story. Promise. So, nire-ready lang kita sa ganung mga senaryo. Kasi palagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba? Marami rin akong friends and kilala talaga na RK talaga sa Pinas pero they didn't mind na moving here. Kasi alam nila paano yung buhay dito eh. Alam nila na mas gagaan yung... Though mahirap, medyo mahirap nga kasi medyo self-service talaga dito halos lahat. Pero overall, feeling ko okay talaga dito. No wonder, di ba? Ba't ang dami umaalis talaga ng bansa kasi feeling nila...
mas magiging okay yung mga buhay nila kapag wala sila sa mga home country nila. Medyo malungkot lang siya sa simula, pero kaya natin yan. Aja! Ganun. Ang haba ng vlog na to, sabi ko maisilang eh. Pero anyway, that's it for today guys. Thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe, click the notification bell, follow me on my social media accounts. I will see you on my next video. Merry Christmas guys! Bye!